welcome back sa ating channel. Ang pag-travel o makapunta sa iba't ibang bansa sa kainay sa aeroplano ay ang isa sa mga wishlist o pinapangarap natin dahil sa habit nitong tuwa at experience na pwede mong maranasan sa pag-travel. At alam mo ba na ang pag-travel sa aeroplano ang isa sa pinakasafe na uri ng transportasyon kung ipukumbara sa pag-travel sa lupa? Ngunit paano na lang kung ang mga airport na paglalapagan mo ay imbes na maghatid sa'yo ng saya ay maghahatid sa'yo ng makapigil-hiningang kaba at takot? Sa video nito, samahan niyo kong libutin ng mundo para alamin natin ang 10 pinakadelikadong airport sa mundo. Number 10, Princess Juliana International Airport. Ang airport na ito ay matatagpuan sa Caribbean Island ng St. Martin. Bagamat napakadelikado nito, ay isa din ito sa mga dinadayo ng mga turista sa Maho Beach. Dahil ang mga aeroplanong dumadaan dito ay tila abot kamay muna dahil sa baba ng lipad nito. Sumikat ang airport na ito dahil ito ay nakatayo sa tabi ng Maho Beach na kung saan madaming mga turistang bukod sa naliligo ay inaabangan nila ang paglipad at paglanding ng mga aeroplano para makapagpalitrato sa kanilang Instagram. Lubhang napakadelikado ng airport na ito dahil isang pagkakamali lang ng piloto ay siguradong maraming mapapahama at masasawi dito. Bukod pa dito, ang jet engine at momentum ng aeroplano ay nagdudulot ng malakas na hangin at nagpapatalsik sa mga turista dito, kung saan meron lang isang naitalang kaso na nasawi ang isang turista dahil natangay ng malakas na hangin. Kaya naman, kahit anong ganda ng matatanong mo dito, ay masasabi natin isa ito sa pinakadelikadong airport sa mundo. Number 9, Guangzhou Yiraoguin Airport. Ang airport na ito ay matatagpuan sa Saba Island at ito ang tinatawag na airport's Hell Gates dahil isa ito sa pinakadelikadong airport sa mundo. Ang normal na runway ng mga airport ay tinatayang nasa 8,000 to 13,000 feet. Samantalang, ang airport na ito ang may hawak ng record ng pinakamaiksing runway sa mundo na meron lamang runway na 400 meters o 1,300 feet na talaga namang lubhang mapanganib. At isang pagkakamali lang o miskalkulasyon ng piloto ay siguradong didiretso sa bangin at sa dagat ang aeroplano na maaaring ikasawi ng maraming pasahero. Kaya naman, sadyang napakadelikado ng airport na ito. Ano ang masasabi mo dito, kapatid? Number 8, Gibraltar International Airport. Ang airport na ito ay matatagpuan sa Gibraltar na isang parte ng Overseas British Territory. Sadyang napakadelikado ng airport na ito dahil na din sa taba ng utak ng nakaisip nito. Ito ang kaisa-isang international airport. Ang runway ay nasa daan mismo ng National Highway ng mga sasakyan. Tama kapatid, nasa National Highway ang runway ng airport na ito. Ang National Road ng Gibraltar ay sinasara pansamantala tuwing may maglalanding aeroplano dito papasok at palabas. Kaya naman, nagkakaroon din ng matinding traffic ang mga sasakyan dahil na din sa delikadong setup ng runway at airport sa kanilang lugar. Number 7, Gurgeville Airport. Ang airport na ito ay matatagpuan sa isang exclusive ski resort sa taas ng mga French Alps o nagyayalong kabundukan ng bansang France. At kung ikaw ay talagang mayaman na nais magbakasyon at mag-ski sa resort na ito, ay sasalubong sa'yo ang isa sa pinakadelikadong airport sa mundo, ang Gurgeville Airport. Dahil isa din ito sa may pinakamaising runway na airport sa mundo na meron lamang habang nasa 1,722 feet o 524 meters. At kumpara sa ibang airport na ang runway ay kapatagan, ang lalapagan mo dito sa airport na ito ay isang matalim na pababang slope. Sabayan mo pa ng madulas at nagyayalong runway ang lalapagan mo. Kaya naman, ang hindi perfectong paglanding dito ay siguradong malaking na aksidente na maaaring kasawi ng mga pasahero nito. Number 6, Narsarsuaq Airport. Ang airport na ito ay matatagpuan sa Narsarsuaq, Greenland. At ito ay ginawa ng bansang Amerika bilang airbase noong 1941. Sinasabing napakadelikado ng airport na ito dahil na din sa kakaibang lokasyon nito. Ito ay ginawa malapit sa isang aktibong vulkan na kadalasang magbubuga ng mga ash at silika na napakadelikado na kapag tinamaan ng aeroplano ay maaari itong mag-crash. Idagdag mo pa dito ang malakas na hangin at kung minsan ay makapal na hamog. At kung nalampasan mo ang mga ito at akala mo ay safe ka na, ay lalapag ka naman sa isang napakadulas na nagyayalong runway. Kaya naman, masasabi natin isa ito sa napakadelikadong airport sa mundo. Number 5, Faro Airport.
Ang airport na ito ay angkali sa isang international airport na matatagpuan sa bansang Bhutan. Kaya naman, ito din ang sinasabing isa sa pinakadelikadong airport sa mundo kung saan pili lamang ang mga pilotong pinapayagang makapag-landing dito. Dahil ang pag-landing dito ay hindi biro at talaga namang buwis buhay. Ang Bhutan na isang maliit na bansa na napapaligiran ng mga matataas na bundok ng Himalayan. At dahil sa taas ng mga bundok nito ay nakukubli nito ang mismong airport na matatanaw mo lamang kapag malapit ka nang mag-landing. Bukod pa dito, ang isa pang kinatatakutan ng mga piloto dito ay ang matulis na kurbada nitong sharp 45 degree turn na kailangan gawin ng mga piloto sa aeroplano para makapag-landing ng tama at hindi lumampas sa runway. Ang aeroplano na talaga namang nagbibigay sa mga pasahero nito ng matinding kaba at takot. Kaya naman, pagkatapos na makapigil nila ang pag-landing ay di maiiwasang mapasigaw sa saya ang mga pasahero dito dahil na din sa galing ng piloto. Number 4. Cristiano Ronaldo Madeira International Airport. Ang airport na ito ay pinangalan sa isa sa pinakasikat na football player o soccer player sa mundo. At si Cristiano Ronaldo, ito ay matatagpuan sa bansang Portugal. At sinasabing napakadelikado ng airport na ito dahil na din sa maiksing runway na aabot lamang sa 1,600 meters. Sabayan mo pa ng malakas na hangin dahil napapaligiran ito ng Atlantic Ocean. Katunayan na noong 1977, nagkaroon dito ng isang malagim na aksidente dahil sa pagkakamali ng isang piloto sa paglanding ng eroplano ay dumiretso at nag-crash ito sa dagat na ikinisawi ng 131 na katao. Kaya naman, kabilang ito sa pinakadelikadong airport sa mundo. Number 3. Tenzing Hillary Airport. Ang airport na ito ay mas kilala din sa tawag na Lukla Airport na matatagpuan sa bansang Nepal. Isa ito sa pinakadelikadong airport sa mundo. Katunayan, noong 2010 ay naitala ito bilang number 1 na pinakadelikadong airport sa mundo dahil sa loob lamang ng 20 taon ay madami nang naitalang nasawi at naaksidente dito. Ang airport na ito ay nakatayo sa taas na 9,500 feet above sea level. Kaya naman, lubhang napakalakas ng hangin dito na nagiging sanhi ng turbo kung pagiging matagtag ng aeroplano sa paglanding dito. Bukod pa dito, ang runway ng airport na ito ay may slope o pataas na bahagi ng 12% at ito ay may haba lamang na 527 meters na lubhang maiksi kumpara sa normal na runway na may habang 2,500 meters. Kaya talaga namang napakadelikado dito dahil isang pagkakamali lang ng piloto ay siguradong malaking na aksidente ang mangyayari. Number 2. Tonkontin International Airport. Ang airport na ito ay isang civil at military airport na matatagpuan sa bansang Honduras. Ito ang naitalang pangalawang pinakadelikadong airport sa mundo ng History Channel dahil ang airport na ito ay napapaligiran ng mataas na bundok at ang mismong runway nito ay talaga namang maiksi lamang. Ang mga aeroplano dito ay kailangang bumaba ng bundok kasabay ng biglang pagliko para lamang makapag-landing ng tama sa maiksi na runway nito. Katunayan, dahil sa hirap ng pag-landing dito ay marami nang naitalang nagbuwis ng buhay dito. Halimbawa na lamang ang aksidente o plane crash na nangyari noong 1989 kung saan nagkamali ang piloto sa paglanding at bumangga ang aeroplano sa kabundukan na naging dahilan sa pagkasawi ng 127 na katao. Kaya naman, ito ang tinuturing na pangalawang pinakadelikadong airport sa mundo. Number 1. Mbara Airport. Ito na siguro ang isa sa pinakamaling, pinakawirdo, at pinakakakaibang airport sa mundo na matatagpuan sa Scotland ng United Kingdom dahil ang airport nito ay matatagpuan mismo sa sand beach ng Tremor Bay. Tama ang dinig mo kapatid, sa mismong beach o literal na mabuhangin parte ng dagat na kalagay ang runway ng airport na ito. Napakadelikado ng runway nito dahil kapag nagkaroon ng high tide sa lugar na ito ay halos hindi na makita ng piloto ang mismo runway nito dahil ang runway ay lumulubog at nawawala sa tubig. Kung ang ibang airport na nabanggit natin na ang kalaban nila ay ang maiksi, mahangin at matulas na runway, ang kalaban naman ng mga piloto dito ay kadalasang lumulusong sa tubig at sa mabuhangin runway ng beach para lamang makapag-landing makapag-take-off na lubhang delikado ng maaaring pagmulan ng aksidente, lalong-lalo na kung isa ka sa mga pasahero ng aeroplano dito. Anong masasabi mo kapatid? May plano ka pa bang sumakay ng aeroplano? Alin sa mga airport na nabanggit natin ang pinaka-inatakutan mo at bakit? I-comment mo na sa baba.